ang kagandahan dito, habang naglalakad ka, hindi nakakapagod dahil sobrang lakas ng hangin. Palibasa, nasa tuktok ito ng bundok. Kabila ang bundok, pwede mo matanaw, right side, left side, natatanaw mo. Ayan, malakas ang hangin, kaya hindi mo mapapansin ang pagod mo. At sakto, wala pa masyadong campers, o kaya group ng mga guest, wala pa, kami pa lang halos. Kaya mas pipiliin namin tong area, dahil tanaw mo yung kabundukan doon sa baba, at saka yung Treasure Mountain. Hello po. Hello po. Welcome po sa Dean Ray Campsite Review. Welcome po ulit kayo. Ang campsite na i-review natin ngayon ay Taras sa Gulod. Ito ay matatagpuan sa lagpas sa Tanay Rizal. Lagpas lang din ito ng rainforest. Doon sa main road, mga 15 minutes o 10 minutes lang na motor pababa dito. At ito yung kanilang parking area. Ayan. Dito nagpa-park yung mga pumupunta sa Taras sa Gulod. Tirinay namin na magmotor sana, pero nakita ko na parang delikado. Siguro mga lokal kayang-kaya nila dahil kabisado nila yung daan. Medyo lubak-lubak talaga. At kahit na dry siya, lubak-lubak talaga. So dito nagpa-park, magbabayad ka lang sa tindahan. Pwede naman pag balik mo, tsaka ka na magbayad. Yun, mamaya lalakarin namin yung after few hours. Nandito na tayo ngayon sa Taras sa Gulod. Dito yun. Pinakadulo na pala siya ng kalsada. Yan. Kapago din. Yan. Simple lang kanyang ano, entrance. Entrance here. Kahit ka ba? Kahit ka. Ayan. 600 po. Meron po kayong tubig container? Container po. Opa. Ganyan sir, opa. 100 po. Sige, isa. Ang entrance ay 250 overnight. Ang 10 pitching ay 100 lang. Ito po ang CR nila. Meron para sa lalaki at meron para sa babae. Katabi nito ang tindahan. So, merong mabibili dito mga pangangailangan nyo. Yellow, wala pa. Ayun. Bili ka, chichiri. Ayun, may dumating. Dating na sila. 100. Depende po sa driver. Paano pa lang? Huwag na natin ituloy. May mga sa bungad, may pababa agad eh. Kaya kapag umambun, hindi nga ako. May makabalik agad. Oo, medyo madalas.
Yan, mayroon kayong mabibili dito na tubig, inumin, panluto. So dito mayroon din silang canteen na kung saan pwede kayong magpaluto. Ayan. Canteen dito, yan. Pwede kayong mag-order na lang kung wala kayong baon. Yan. Nagki-cater sila ng ano, paluto. Ayan. May uling na rin sila. Mayroon silang mga sapin para sa tent. Ayan na. Nirerentahan para safe yung tent. Yun. At ang papaya nila rito ay may pangalan. Ayan. Ang baba ng papaya. Ayun. Ito yung kabuuhan ng campsite. Bali, ito, yung part na to, pwede dito maglatag, patagin lang ng kaunti. Pwede dito eh, kung hindi maselan. Banda ron, ayan. Yung kanilang mga halaman ay hindi na na-cultivate. No? Dahil nga tag-araw ngayon. Please leave nothing but your footprints. Ah. Ayun. Ayan. Actually, yung mga pinapakita ng iba na nasa drone, maganda tingnan. Pero pag nandito ka, syempre, hindi ka naman lilipad. Hindi mo makikita yung ganong ganong scenery. Ano? So, ganito makikita mo pag hindi ka lumilipad. Ayan. So, dito sa part na to, cleaner lang nila. Pero, siguro sa future, may paggagamitan sila nito. Yun, ang papaya. Yung may gustong magtinola. Ayan. Ayos yan. Ayan. So, mayroong latagan ng tent doon at mayroon din dito. Dalawa. Nga lang, ang problema banda dyan, kung maghapon, mainit talaga. Ayan. So, itong area na to ay daanan lang. Dito, sa part na to, pwede rin maglatag ng tent. Lalo na yung pahaba. Pahaba na tent, no? Ayan. At mayroon sila ditong washing area. So, wala naman tubig. Wala naman tubig. So, pwede ka maghugas lang dito kung wala kang mapagpatungan. So, meron silang kubo. So, ito yung napili naming pagtayuan ng tent. Naglagay muna kami ng tarpaulin. Mamaya tatanggalin namin. Dahil mainit. Ito yung mga tipi hut nila. Ay, ano ba ito? A house, ano? A house. Ayan. Glamping. 1, 2, 3, 4. 4 na tipi hut. Camp for glamping. Ayan, ang kagandahan dito sa baba, merong area para kung saan dito gagalaw, ano? Sa taas tulugan lang talaga. Ayan. Ayan. Ito rin. Siro kasi dito yung mga 6 katao, ano? Ayan. At dito yung laging pinupuntahan ng marami. Dito nagpapalipad ng drone, ano? Ayan. Yun, pag nandito ka pala, 360 degrees ang tanawin dito. Yan, kaya pala naintindihan ko na kung bakit ang lahat ay gustong-gusto umakyat dito. Yan. Ngayon ay 6 o'clock. Yan, kaya pala halos nasa tuktok na, pinakatuktok ng bundok. Ayan, oh. Grabe, iba yung pakiramdam mo dito pa. Ayan. Doon yung sunset. Dito naman yung sunrise. At aabangan natin kung magkakaroon nga ng sea of clouds dyan. Ayan. Puntahan natin dito yung gitara. Ayan, ito yung gitarang walang kwerdas. Yung shape kasi nito, kapag nakikita sa mga nagpapalipad ng drone, ay hugis gitara. Ayan.
Yun, oh. Ito ay platform nila. Saan pwede ka magtanaw-tanaw. Yan. Napaka meaningful siguro sa may-ari itong Madrid Cacao. Lahat ng mga halaman dito, puno, ay Madrid Cacao. Yan. Ah, oo, iba pakiramdam, oh. Grabe, ito yung pinaka top nga. Na para pang bangin na to. Oo, grabe. Yan, oh. Ayan, dungaw na dungaw mo yung... Ah, may maliit na sapa dyan na dry na. Ano? Wala na. Pero napakalalim. Yun, oh. Siguro kung... lilipad ka, layo-layo yan. Ayan, grabe, oh. Ayan. So, kami lang ang nagbibideo. Ikutan kami. Oh. Grabe. Oh. At ang sarap ng hangin. Nandun, tanaw na tanaw dito yung area kung saan nagkaroon ng nung ano, dead leaching area. Hindi. Ito ay nasa pinakatuktok ng bundok. At yun, palubog na ang araw. 6 o'clock na eh. Ayan. Kaya't ang score na maibibigay ko ay 92%. Sa akin naman, mabibigyan ko ito ng 94%. Pero itong part na to, nire-recommend ko na pwede itong gawing, pwede maglagay dito ng spider web. Ayan, pwede. Para magkaroon naman ng activity dito. Nga lang, mag-invest siyempre yung may-ari ng medyo malaking halaga na dapat safe yung gagawin nilang spider web. Napakaganda ng area na to, pababa. Ayan, mula dyan sa pinaglatagan namin, meron pa ditong pwedeng paglatagan ng tent. Ayan, pwede pa dito maglatag. Naka-flat naman siya. Flattened naman yung surface niya. Ayan, hanggang dun. So, sa baba, tingnan natin dito. Ayan. May area pa dito na kung saan pwede pang maglatag ng tent. Ayan. Sa part na to ay medyo... malilim siya dahil may mga puno ng ipil-ipil. Ayan. Mayroon pa ulit dito paglalatagan ng tent. Doon, pahaba hanggang doon. At may kubo banda roon. At may isa pang portion banda roon sa baba. Pwede pa rin maglatag ng tent doon. So dito, sa mga naghahanap ng... mayroon bang mapaglalagay ng hammock? Dito, naglagay ako ng hammock kanina. Pwede naman. So makakapag-gater naman siguro ng... isa o dalawang hammock. Mula sa puno na to hanggang doon, pwede maglagay ng hammock. At mula naman dito, hanggang doon, hammock din. At may isa pa, pwede pa, no? Siguro mga tatlo sa mga naghahanap ng mapaglatagan ng hammock dito sa Tarana sa Gulod. Ayun. At ang final grade nito ay 93%. Ito ay highly recommended natin sa mga gustong mag-camping dito, mm-hmm, na camping lang talaga. Oo. Pero mayroong lakarin na mga 30 minutes, kayang-kaya. At sa campsite na to, dahil maaga tayong nakarating, pakiramdam natin ay ang bagal ng oras. Mm-hmm. Kaya naman, ang moral lesson natin dito ay slow motion. In a world that everything is in time-lapse mode, slow motion is a gift. Do not waste it. Sa mga araw at oras na ang pakiramdam mo, ay napakabilis ng ikot ng orasan. Hindi mo namamalayan na mayroon ka na pala nakakaligtaan. Kapag nasa trabaho ka, lagi mong hinahangad ang mabilis na pag-ikot ng orasan para makauwi at makapagpahinga. Minsan nga, napakatagal hintayin ng isang minuto para sa pag-out mo. Kapag kasama mo naman ang mga mahal mo sa buhay o naglilibang ka, ang sarap patigilin ang oras pansamantala. Kasi darating na naman ang bukas na maghihiwalay kayo at haharapin ang realidad ng buhay. Napakabilis ng panahon. Yung mga nakalipas sa'yo ay parang naganap lang kahapon. Masarap lang alalahanin yung mga araw na gusto mo ay slow motion. Sa umaga, hindi pa man lumilitaw ang araw, nagbibigay na ito ng liwanag.
nagagawa na natin ang mga bagay bilang panimula sa panibagong umaga. Pinagkakasya natin ang isang kwento ng isang mabilis na maghapon sa isang pahina. At sa gabi, napapaniginipan natin ang mga bagay na hindi natin nagawa sa nagdaang maghapon. Ganito ang kadalasang ikot ng ating mundo. Nahuhuli tayo sa pila kapag madalas nililingon natin ang mga kahapong may kulang tayo. Ang 10 taon, 10 buwan, 10 araw, 10 oras at 10 minuto ay magiging katumbas lamang ng 10 saglit na karanasan kapag tayo naman ay sobrang nagmamadali sa buhay. Tandaan po natin, habang hinahabol natin ang oras, higit lalo itong nagiging mabilis. At habang hinihintay natin ang pangarap na pagkakataon, ay lalong bumabagal ang kanyang pagdating. Huwag natin hangarin lagpasan ang bilis ng liwanag. Gawin nating dahan-dahan ang mga bagay na nag-iiwan sa atin ng masasayang alaala. Dahil dito ay mas maraming pahina ng kwento ang ating maitatala. Yan po ang moral lesson na natutunan namin dito sa Tara sa Gulod. Yun. Maraming salamat po sa aming mga viewers, subscribers at supporters. At shout out din kay Gabgab at kay Randel. Shout out din sa idol natin na si Together We Ride Motovlog. At abangan nyo pa ang mga susunod na campsite review na aming gagawin. Maraming salamat po. Kaya naman, let's get closer to nature. Let's camp! Anong masasabi mo sa Tara na sa Gulod? Ano? Natutuwa ka ba sa pangalan? Ayos lang. Ano, ayos lang naman ang pangalan niya. Maganda ang pangalan. Nagyayaya kasi. Yaya agad. Tara agad. Tara na. Mm-mm. Sa Gulod. Mm-mm. Mapapasama ka na lang. Ayan. Ayun na. Mahangin. Sobrang lakas ng hangin. Pero matirik yung araw. Oo. Huwag kayo pumunta masyado maaga. Dahil pakabagal ng oras. Ang bagal ng oras, nag-aantay ka. Katulad nito, dapat may kanal talaga to. Malalim ang kanal para yung tubig natatapon, hindi nagiging stagnant dito sa kalsada. Yan, oh. Natatambak yan. Nagdalawang, parang dalawang kanal na ito dahil dinadaanan ng gulong eh. Dalawang kanal na naiipon ng tubig. Na kung tutusin, dito sa bandang part na to, mababa, pwede itapon ng tubig dyan. Ayan, ito yung analysis ko dito. Yan, oh, sobrang lalim na. Yan, oh. Ang lalim na, na dapat kung tutusin, lagyan nila ng kanal yan. Or tabunan nila ng mas mataas pa dito sa bandang baba. Eh, wala naman silang pantabo na. Pwede yung lupa banda dyan sa left side. Walang siyempre, malambot na naman yan. Yun. Oh, katulad dito. Dapat dito may kanal yan. Kanal lang ang solusyon dyan. Kanal lahat pababa. Bawat uka may kanal. Yan. Yan, oh. Kasi pag tag-ulan talaga yan, papasukin ng tubig yan, magiging stagnant ang water dyan, hindi naman dadaloy, walang lalabasan, maputik talaga. Ayan. Kaya naging nahihirapan dito ang mga pupunta.